Ito po ay mga tanong dito sa Usapang Peste sa Palay Public Group. Pwede po kayong sumali dito. 6 hours lang siyang pinost ni Sir Mando Sarsali Tagsa. Sabi niya, anong gamot sa palay na namumula ang dahon? Alam niyo po, ask ko lang, sabi ni, ni Sir Romel Kitoriano. Ask ko lang po, meron po bang foliar fertilizer na pwedeng ihalo sa insecticide? Sabi po ni Sir Junior Bartolome, ano daw ang mabisang gamot para po sa talakitik at ulmog? Meron po ditong tanong si Sir Felix Ansano. Sabi niya, tanong lang mga kasaka, pwede bang pagsabayin mag-abono at mag-spray ng pamatay damo sa palay? Sabi ni Sir ni Ma'am July Balintag, sabi niya, shoutout po sa inyo. Ano po ba magandang pamatay sa atangya? Si Sir Sting de la Cruz, sabi niya, good morning mga kasaka. Ano kaya mabisang pang-spray sa leaf folder? Ang dami na kasi. So, ayan po mga kasaka. Ngayon ay alas 12. At nandito po tayo sa gitna ng palayan pa rin. At dahil lunch break, so namamahinga muna tayo, mamaya ulit tayo mag-area. At nagbasa-basa po ako dito sa member po ba kayo nito, nitong Usapang Peste sa Palay Public Group. Kung kayo po ay merong Facebook, ay pwede po kayong mag-member dito sa, or mag-join dito sa Usapang Peste sa Palay, Usapang Hybrid Rice, Usapang Palayamanin. Kasi po marami tayong matututunan dyan tungkol sa pagpuksa ng damo, insecticide, herbicide, sa pagpuksa ng fungus. Kaya magbabasa-basa po tayo ng mga tanong dito. Ano po? Dito po, meron tanong dito. 6 hours lang siyang pinost ni Sir Mando Sarsali Tagsa. Sabi niya, anong gamot sa palay na namumula ang dahon? Alam niyo po, hindi natin agad ma-determine kung insekto po ba or nutrient deficiency yung namumulang dahon. Ang isa po niyong gawin mga kasakang basihan ay kapag halimbawa, kapag po insekto yan, yan po ay kumbaga patches-patches lang. Kumbaga dun sa isang kahon is pulo-pulo lamang po siya. Kapag naman po yung paninilaw niya is buong kahon, yan po ay nutrient deficiency. Or ang pinakamadali, pwede po tayong pumunta sa ating palayan, tingnan natin kung nakikita, kung meron tayong nakikitang insekto. Isa po sa mga insekto na nakakapagpadilaw ng atin pong palay ay ito pong green leaf hopper. Yan po ay yung nagdadala ng tungro virus. Kung ito naman po ay wala kayong makitang insekto, pwede din po itong yung bacteria leaf blight na tinatawag. Pero yun naman po ay medyo mangalangalawang, kaya iba po doon sa kumbaga naninilaw lang yung dahon. So basa pa po tayo ng mga tanong. Ano? Ask ko lang, sabi ni ni Sir Romel Kitoriano. Ask ko lang po, meron po bang foliar fertilizer na pwedeng ihalo sa insecticide? So alam ko po na alam yung mga kasaka ko, yung foliar fertilizer ay inihalo nyo po sa insecticide, ano? Dahil para isang spray na mas nakakatipid tayo. So marami po sa tindahan na mabibili na pwede nyo pong ihalo sa insecticide yung foliar. Magtanong lang po tayo sa tindahan. Marami po nga tayong matututunan dyan. Natutulungan naman po kayo. Kung meron pong technician na nakatigil sa tindahan, mas maganda po doon tayo magtanong. Sabi po ni Sir Junior Bartolome, ano daw ang mabisang gamot para po sa talakitik at ulmog? Yung pong talakitik at ulmog, yan po sa English ay yung brown plant hopper. Or mas kilala rin po yan sa tawag na hanip. Kapag po yan ay naminsala sa ating palay, ay kapag po yung ating palay ay meron ng bunga, at kung makikita nyo po hinog na, tapos yung epekto po niya is bila-bila o nasusunog po yung ating palay. Ang isa pong mabisa na pwedeng pamatay sa ulmog na yan or sa talakitik or honey, pwede nyo pong gamitin yung Pexalon ng Corteva Agriscience. Meron din po dyan yung Syngenta, yung Chess, pwede rin yung Elicor,
Marami pa pong iba. Magtanong lang po tayo sa mga kaibigan nating agriculture technician dyan po sa inyong lugar, or pwede pong direkta na sa tindahan po kayong magtanong. Ito po ay mga tanong dito sa Usapang Peste sa Palay Public Group. Pwede po kayong sumali dito. Meron po dito ang tanong si Sir Felix Ansano. Sabi niya, tanong lang mga kasaka, pwede bang pagsabayin mag-abono at mag-spray ng pamatay damo sa palay? So, magandang tanong po yun, ano? Pero mas maganda po para sa akin lang ay mas magandang mag-spray tayo ng pandamo before, bago tayo mag-apply ng fertilizer, dahil yan pong damo, malakas mangagaw ng fertilizer. So, mas maganda patay na ang damo bago tayo mag-spray. Pero kung gusto niyo naman pagsabayin, pwede naman po yan, nasa inyo po, ano? Sabi ni Sir ni Ma'am July Balintag, sabi niya, shout out po sa inyo. Ano po ba ang magandang pamatay sa atangya? 46 days na ang aking palay. So ang atangya po, yan po ay yung mabaho kapag ka ating nahawakan or napisa. Ang isa po sa mabisang pamatay diyan na insecticide nung ako po ay nasa Corteva Agri-Science pa, yun pong kanilang lanit, ano? Mas maganda po agapan natin yung atangya, dahil isa po sa mga ginagawa ng atangya ay sinisip-sip niya yung butil ng ating palay, kaya naman meron tayong makikita doon parang sunog or maitim. So mababawasan po yung quality ng ating palay kapag pumunta, dinala natin sa bentahan, is bababaan nila kasi nga pangit yung quality. So ayan, maghanap pa po tayo ng ating anong mga nagtatanong nating mga kasaka na pwede po nating matulungan, at kayo din pong mga nanonood ay maaaring nakaranas din po nito, ay sana po ay masagot natin yan. So yun, meron dito na si Sir Sting De La Cruz, sabi niya, good morning mga kasaka, ano kaya mabisang pang spray sa leaf folder, ang dami na kasi. Nagpre-button na ako, dami pa ring uod sa loob, salamat sa mga sasagot. So yun nga po, meron po akong video niyan kung paano po natin puksain yung pre-button. Kung paano po natin puksain itong leaf folder. Hanapin lang po natin yung mga insecticide na meron pong active ingredients na Lambda Cyhalothrin. At yun po ay pwedeng gamitin natin makapuksa sa leaf folder. So yun lang muna po mga kasaka yung atin pong sasagutin na tanong, at hayaan nyo po sa susunod ko pong mga video ay sana po ay manood ulit kayo at matulungan ko po kayo sa atin pong mga pagsasaka. Maraming salamat po sa panonood. Kung bago pa lang po kayo ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. Ito po ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino.